Mga idol, nakabuo na nga po sana ang team ng Lakers ng isang lineup na pang championship contender. Pero mga idol, ngayong hindi pa nga nagsisimula ang 2019 to 2020 NBA season, humaharap na nga sila ngayon sa matinding problema na ibinalita nga mga idol kahapon na nagtamo nga po o nagtamo na naman si DeMarcus Cousins ng panibagong injury. Kaya dito nga sa ating bagong video, aalamin nga natin ang buong detalye sa mga nangyari kay Cousins patungkol sa kanyang bagong injury. It's injury update nga mga idol para kay DeMarcus Cousins. Tara, samahan nyo kong alamin natin. For the third time mga idol, in 18 months, nagtamo nga ulit si DeMarcus Cousins ng panibagong injury. Ibig sabihin lang yan mga idol, sa loob namang ng 18 months, tatlong iba-ibang klaseng injury ang nakuha nito. Una nga ay mula nang nagtamo siya ng thorn Achilles tendon noong naglalaro pa siya sa New Orleans Pelicans. Pangalawa nga mga idol ay nagtamo na naman siya ng thorn quadriceps sa Golden State Warriors. At ngayon naman, ang former All-Star na si DeMarcus Cousins ay nagtamo na naman ng thorn ACL during ng workout niya sa Las Vegas. By the way mga idol, si DeMarcus nga ay nag-sign sa Los Angeles Lakers ng 1-year $3.5 million contract. Ang balita ngayon mga idol ay unang inilabas ng The Athletic, at pagkatapos ng inilabas ang balitang yan ay nagbigay rin nga ng pahayag ang agent ni Cousins kay Adrian Wojnarowski na ayon nga sa test results na ginawa nga kay DeMarcus, kumpirmado mga idol. Kumpirmado nga na natamo ito o nagtamo ito ng thorn left ACL, at wala pang ang ina-announce na balita kung kailan gagawin ng surgery upang ayusin ang natamong injury. Para nga sa inyong kalaman mga idol, isang taon lang po pagkatapos ma-ruptured ang Achilles tendon ni DeMarcus Cousins sa Pelicans ay bumalik na siya sa paglalaro, at nagkaroon na siya ng pagkakataong ibangon muli ang kanyang sarili sa pag-sign niya ng deal sa Warriors noong nakaraang taon. Gumaganda nga sana at naibabalik niya na ang kanyang lakas at laro sa loob ng court. Ngunit mga idol, hindi pa rin nga siya doon nilulubayan ng injury matapos mapunit ang kanyang quad muscle sa postseason sa Warriors. Pero mga idol, maswerte pa rin nga siya doon dahil hindi nga nadali o na-activate pa ang kanyang initial Achilles injury. Sa pagkakaroon nga muli ng quad injury ni Cousins, nag-recover lang nga ito ng ilang mga buwan at bumalik ito sa court sa NBA Finals, pero wala nga siyang nagawa upang maipanalo ang team sa Warriors. Sa pag-usad nga po ng off-season mga idol, tinarget ngang kunin ng Lakers si DeMarcus Cousins para idagdag sa binubuo nilang lineup para sa darating na season. Napaka-optimistic nga mga idol ng Lakers patungkol sa kalusugan ni Cousins pagtungtong ng bagong season. Grabe nga ang ibinigay sa kanila na papuri mula sa kanyang conditioning na pagbabawas niya ng kanyang timbang ngayong summer. Siyempre, kinuha naman nga ni DeMarcus Cousins ang alok ng Lakers upang makakuha na rin ang inaasam niyang kauna-unahang kampiyonato. Ngunit mga idol, napaka-imposible ngang ipredict ang kanyang kalusugan na ang pag-sign nga ng kontrata ng Lakers kay Cousins ay nangangahulugang low risk, high reward para sa kuponan. Kapag naging healthy nga ito, maaaring ma-outperform niya ang kanyang deal at mabibigyan ng Lakers ng potential star sa maliit na kontrata. Kapag hindi nga naging maganda, wala naman ngang mawawala sa team dahil napakalit naman nga ng sweldo niya. Gets ba mga idol? Low risk, high reward. Kagaya na lang nga ngayon na nagtamo siya ng panibagong injury na sigurado namang napaghandaan na rin ang team at siguradong may plano na rin sila patungkol dyan. Ayon nga sa nilabas na projection ng Sportsline para sa 2019 to 2020 NBA season, dahil nga po sa pagkawala ni Cousins ay bumaba nga ang projected wins ng Lakers mula sa 53, inagin na lang itong 52.3, habang ang kanilang championship possibility naman ay bumaba din mula sa 16 hanggang 14.7 na lang. Kung susumadahin naman nga natin mga idol, ay hindi naman nga nakakabahala ang mga nasabing pagbaba para sa Los Angeles Lakers. Well, balik nga tayo mga idol sa naging injury ni DeMarcus Cousins. Kung makikita nyo po, kapareho nga ito ng injury ni Klay Thompson, at kinakailangan ng isang taon bago makabalik sa court. Ang pinaka the best case nga o scenario nga na pwedeng mangyari ay 8 hanggang 10 months bago bumalik si Cousins. O masasabi nating maaaring makabalik siya
ngayong season sa Lakers, pero sa pagsisimula na po yun ng postseason o playoffs. Pero gayong given na nga po ang kanyang injury history at ang kanyang size, hindi pa nga ito siguradong makakabalik. Kaya kung oobserbahan natin, mga idol, ang kalagayan ngayon ni Cousins, mananatili nga itong out ngayong darating na NBA season. Kung makikita nga natin, mga idol, ala Derrick Rose nga ang nangyari sa kanya. Kahit ang tanong na lang nga para sa Lakers ay ano nga bang magiging plano nila ngayong mawawala sa lineup nila si DeMarcus Cousins ngayong darating na season. Yan nga ang mga tanong na ating sasagutin, mga idol, sa ating susunod na video. Pakaabangan nyo. So that's it for today's update, mga idol, about sa Los Angeles Lakers at sa injury na natamo ni DeMarcus Cousins. So yun, mga idol, once again, this is J-Zone TV. Don't forget to like and subscribe, mga idol. Maraming salamat po sa panonood.